Magandang araw mga ka-vibes. Shoutout muna kay Ma'am Eliza ng Eco Ebike. Shoutout din kay paring Mike sa kanyang malaking tulong sa pagbuo ng aming unang video. Shoutout din kay Armando Jose alias Teriboy. Okay, magpatuloy na tayo sa ating discussion ngayon. Ito ang episode 2 ng ating Amazing Solar E-Bike Upgrades. Dalawang bagay ang nagdidikta sa pag-upgrade ating mga e-bike. Ang una ay ang aesthetics o yung itsura niya, appearance niya. At ang pangalawa ay yung functionality. Itong e-bike na binili namin, gaya na nakikita niyo sa picture, ang sabi ng pamangking ko, mukha daw bibe. Ang una ko talagang binago dyan sa e-bike namin yan ay yung unahan niya. Unang-unang pagtakbo namin, bigla kaming inabot ng ulan sa daan. Nagbabadali kami, binaba namin yung mga trapal, ganyan. Tapos hindi pa pala namin alam kung saan ikakabit yung dulo ng trapal para hindi siya tinatangay ng hangin. So talagang hassle yung nangyari sa amin sa una naming takbo. Kaya naman ang una kong ginawa, inayos ko talaga yung una para kahit biglang abutan ng malakas na ulan, hindi papasok yung ulan doon sa may bandang una doon sa paanan ng driver. Dahil hindi naman laging, alimbawa, init na init ng araw, nakababa yung trapal mo. Ang pangalawang ginawa ko dyan, bumili ako ng mga cargo net doon sa may passenger seat ng e-bike para kahit pa paano sumasangga yun doon sa init ng araw. Hindi namin kailangan magbaba ng trapal sa kalagitnaan ng tag-araw. Ang isa pa, para mabawasan talaga yung init, nagkabit ako ng electric fan na discuss ko na ito noong unang video. So yun yung mga nagdikta nung basic na transformation ng e-bike. Ngayon, dumako naman tayo dun sa bibe. Nakita ko itong structure ng Honda Pioneer 2000. Mukha siyang e-bike, Pang e-bike yung structure niya. Gayahin natin to. Gayahin natin tong structure ng ATV na ito. Yan. Kaya yan. Ang ginawa namin, kinalas namin talaga lahat yung bakal ng e-bike. Pero para hindi naman bumigat yung e-bike, wala halos kaming idinagdag na konti lang idinagdag naming bakal dyan. Ang ginabi din namin, nung ibalik yung mga bakal, yung sarili din yung bakal. Parang binago lang namin talaga yung forma ng e-bike base doon sa itsura ng ATV. Pitong araw na pinawa dito sa aming bahay. Gayaan. At nakakatuwa naman ang kinalabasan. Na siya mukhang bibe. Mukha na siyang 80. Wow. Napakabilis nga ng transformation eh. Sipin mo, binili ko yung e-bike ng December 5, 2020. Wala pa halos 3 buwan, ginalaw na namin yung body ng e-bike, kinalas na namin. Tiningnan ko naman kasi yung warranty agreement, wala namang nakasaad doon tungkol sa doon sa body ng e-bike. Nandun lang yung may kinalaman sa battery, sa controller, na hindi rin naman masyadong mahaba yung warranty. Halos hindi rin umaabot ng 1 taon. Kaya malakas ang loob ko na pakialaman yung structure ng e-bike. After another 3 months, nagkaroon kami ng panibagong milestone dito sa aming bahay. Nakapagkabit kami ng solar. At least minimal pa lang, minimal na
na coverage ng solar power. Dinamay ko na rin yung e-bike. Bumili na rin ako ng solar panel na 120 watts at saka yung MPPT charge controller, yung kulay blue, yung popular na MPPT charge controller. At di yun, ako na mismo ang nagkabit ng solar panel dun sa e-bike. Ipina-welding ko na lang dun sa bubungan. Magaling yung welder na nakuha ko. Shout out kay Pareng Greg. At napakaganda ng kanyang pagkakakabit noong solar panel doon sa ibabaw ng e-bike. May top loader lang. Hindi siya halata na solar panel. July 14, 2021 naikabit namin yung solar dito sa e-bike. At mula noon, hindi na kami nag-charge sa kuryente. Pero, hindi, gaya nga nasabi ko, hindi na ang hulugan na hindi mo na kailangang magsaksak sa kuryente. May mga panahon na kailangan mong magsaksak sa kuryente. Gaya ng halimbawa, makulimlim ang panahon, walang araw, napaka... Tapos ang halimbawa, ang e-bike mo, lobat, hindi po pwede na pabayaan mong lobat yung e-bike. Magsasaksak ka rin sa outlet ng kuryente. Eh, naranasan ko nga minsan, dahil nga matagal na rin na hindi ako nagsasaksak sa outlet ng kuryente. Asa lang talaga ako sa araw. Eh, inihatid ko si G-Boy doon sa mga biyanan ko para makikitulog siya doon. Hapon na, standby voltage ng e-bike ay wala pang 60 volts, parang nasa 59.5 something na voltahe lang. Eh, nag-aalala nga rin si G-Boy nun kung ibalik ko pa kaya yung e-bike pag inihatid ko siya doon sa mga binan ko. O, roughly ay 1 kilometer, parang ganun. Eh, tumakbo pa rin kami, hapo na. Pero talagang ramdam ko na mabagal na yung e-bike. No, yun, eto na, nung may hatid ko si G-Boy, pabalik na ako. Pagdating ko sa kabayanan, ayaw nang tumakbo na e-bike. Pero tumatok, nag-on pa yung kanyang controller. So, ang ginawa ko, pumara lang ako ng tricycle. Kinabit lang niya ng lubid yung e-bike doon sa tricycle. Hinila niya. Hindi naman nahirapan sa paghila yung tricycle dahil naka-on pa naman yung controller. So, para magkabuntot lang kami. At napakinabangan namin yung ikinabit naming bumper sa e-bike dahil doon nakakabit yung tali ng tricycle. Medyo napayabang tayo eh, solar powered tayo, napayabang. Kaya simula, naging lesson talaga ito sa akin. Kailangan ma-maintain ko yung threshold na 65 volts para masabi ko na hindi aabuti ng lobat yung e-bike sa daan kahit pa solar powered ito. Nitong December, malimit na makulimlim, may bagyo pang dumaan nun eh. Yun, from July to December, yun. December lang talaga ako nakapagsaksak ulit sa outlet ng kuryente. Kailangan din na siguraduhin natin na na-check natin yung battery. Siguro at least once a month, kung sinisipag ka, gusto mo weekly i-check mo, bubuksan, i-check isa-isa yung voltahe ng bawat battery. So pwede mong pagpalit-palitin ang pwesto ng 5 battery. Last check namin itong recently, maganda pa naman yung voltahe noong mga battery. Hindi pa sila bumabagsak. Naranasan ko na rin kasi na may bumagsak, na may isang battery na bumagsak yung voltahe. Kaya nagpalit na, pinaltan ko yun. Bumabagsak na siya, hindi na siya umaabot ng 12 volts. Ang normal niya, nasa 13 pa nga, nasa 13 volts. Ayan. Eh yun, bumaba pa ng 10.5. So, bagsak na bagsak ang voltahe niya talaga. Ang epekto noon, kahit pa fully charge yung battery mo, pagtakbo mo, biglang bagsak. Halimbawa, fully charge ang battery mo, 65 volts. Pagtakbo mo, biglang bagsak yun, biglang 56 volts agad ang baba. Eh pagka 56 volts na ang running voltage ng iyong 60 volts na battery,
Ibig sabihin nun, ay si 60% na ang load o capacity ng iyong battery. Kapag ka bumaba pa yun ng 53, nasa 30% na lang ang load o capacity na yung battery. Yun yung mga critical na numbers sa 60 volts na battery. Yung 56 saka 53. Kapag ka wala kang solar power, yung 50, pagka pumalo na ng 56, yan yung time na mag-charge ka na, sasaksakan na sa outlet. Lalo na kung bumaba ng 53, dahil ibig sabihin nun 30% na lang, napaka-critical doon, pwede ka nang tumirik sa daan kapag ka 53 yung running voltage ng iyong battery. So, in brief, yan ang mga naging transformation ng aming e-bike. Mga ka-vibes, hanggang dito na lang muna ang episode 2 ng ating amazing solar e-bike upgrades. Sa susunod, yung pinangako namin sa inyo na i-cover namin yung 40 kilometers na promise range ng mga e-bike. I-cover namin yon, balikan. Papatunayan namin na dahil sa solar power, talagang kakayanin ng e-bike yung 40 kilometers. Pero kung wala na solar power, hindi mo kakayanin yun, for sure. Ayan, so mag-subscribe kayo sa aming channel, i-like nyo rin, at saka mag-comment din kayo. Paki-share na din sa mga kaibigan ninyo. Sige, hanggang sa muli. Paalam!